Welcome back mga bro. Ngayon, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Nagagawa tayo ng panibagong video ng 5 pins. Kaso, may masamang balita. Kasi mga bro, waldi ako nakakuha ng 5 pins na CDI. So, kaya ito pa rin yung 4 pins. Pero mga bro, pag 5 pins, di ba nakikita nyo yung 4 pins. Yung 5 pins, dadagdag lang kayo ng wire di ay ng isang pins dito sa baba. Sa gitna ng baba. Ayan. Sa gitna, dito. Dito, sa gitna. Ganun po yung 5 pins. Kaso, pag 5 pins mga bro, naiiba yung wire nya. So, ayun mga bro, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag nyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na i-upload natin. So, para maikli lang yung video natin, so, umpisa na natin. Yun, nandito na tayo mga bro. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Pag 5 pins yan, ang itsura niyan, so ganito. So, meron lang isang pin dito sa gitna ng dalawa. Ngayon, ito naman mga bro, ang wiring diagram niya. Kasi magkaiba sila ng wiring diagram. So, mayroong parehas pero hindi lahat ng pins parehas. Kasi, 5 nga ang pin ito. Yun mga bro. So, unahin natin ulit ito. Ito sa baba ay ganun pa rin. Ito ay ground. Ground. Mga bro, sa baba ay ground. Yung sa taas, ito, ganun pa rin. Yan po ay pulsar or timing trigger. Ito ay pulsar or timing trigger. Ganun pa rin yan mga bro. So, ito yung nakikita nyo yung nag-iisang wire na tumatama dun sa magnet ng flywheel dun sa bukol-bukol. So, ito yon. So, itong isa, meron tayo dito sa gitna. Yun ang wala dito sa 4 pins. So, yan po ay tinatawag na kill switch. Isa-isayin natin yan. Kill switch. Yan mga bro. Hop, di kita. Yan. Sa gitna, kill switch. Tapos, ito naman, yung isang ito, ito yung papong ng ignition coil. Ganun pa rin. Walang pinagkaiba. Ignition coil. Yan mga bro. So, and the last, but not the least, ito po ay papuntang ignition power. Ignition power. Ayan. So, simpleng-simple mga bro. Ito yung wiring diagram ng 5 pins na relay. Unahin natin, ground. Color coding naman tayo. So, kulay nito, sigurado, gaya ng sinabi ko sa inyo, standard kulay green. Ayan. Pero mga bro, minsan kasi sa manufacturer, mayroong nagagamit ng ground na kulay white. Ganon din, kulay black. Pero sa ganito, kadalasan nyo makikita yan sa CDI, kulay green. Sumunod, ganon pa rin, blue white. Yan. Blue white. Yan mga bro. Ang sunod natin, kill switch. Ito po ay black white. Black white. Yan mga bro. Sigurado pag once nakakita kayo doon 'di ba sa ignition switch natin, doon sa susian natin, mayroong apat na wire doon. So meron tayong black, meron tayong red, mayroon tayong black white at saka green. Yung black white na nakikita nyo, so ito na po 'yon. O papunta ng CDI po 'yon. Kahit sundan natin yung wiring ng motor nyo, pag apat na wire yung ignition switch no, may black white doon, so ito rin po 'yon. Dito papunta 'yon sa kill switch o sa CDI or capacitor discharge ignition. Ito pong black white, pag nadidikit ito sa ground or dito sa kulay green ito, pag nagdikit sila, mamamatay ang makina nyo. So, pag once na-disconnect sila, so, pwede nyo siyang ma-start. Ayan, mga bro. Itong ignition coil, parehas na kulay. Ito po ay black-yellow. Black-yellow. Ayan, mga bro. Ito naman po yung papuntang ignition coil. Kung nakikita nyo dun sa ignition coil yung nag-iisang wire, 'di ba mayroon tayo doon na dalawa, yung isa green
ground. Yung yellow naman, ito yung papunta. Ito yon, ignition coil. So, the next natin is ignition power. Ano naman tong ignition power, mga bro? Ito po ay... Bale, mga bro, ito kasi output to. Output yan. Papuntang ignition coil. So, ito po ay papuntang input nito, mga bro. Input. Pag sinabing input, galing ito ng stator. Ito yung supply ng CDI, mga bro. Black white. Ay, hindi black white ito, mga bro. Ito ay red black. Kulay pula ito. Red at black. Oh, ayan, mga bro. Ito yung wiring diagram nung 5 pins na CDI. Una, i-review natin. Yung sa baba, kaparehas. Halos, mga bro, wala namang pinagkaiba nung sa 4 pins. Ang kaibahan lang talaga, meron siyang red block, ignition power, tsaka kill switch. Tapos yung sa 4 pins, mga bro, 12 volts na supply lang yon. Yun. So, ito, mga bro, sigurado, ito po ay AC. AC-CDI, bakit yung nasabing AC-CDI? Kasi meron siyang red block na nanggagaling sa stator. Yung mga bro, isang palatandaan na AC, ang CDI nyo, meron kayong red block na makikita. Oh. Ulit, yung sa baba, ito, yung sa baba, ground, yung sa taas, pulser or timing trigger, kulay blue-white. Yung kill switch, ito yung sa baba niya, kill switch. Yun sa kabila, ayan, yun sa kabila, kung nakikita nyo, ito ang ignition coil. Black yellow naman siya. Yung ignition power, ito naman yung sa kabila. Ayan mga bro, kung nakikita nyo, sundan nyo na lang yan. Simpleng-simple lang naman mga bro. Ayan, napakahalagang alam natin din ito mga bro. Kasi color coding pala, malalaman mo na kung saan papunta yung mga wire nyo. At kung mayroon kayong mga bro na gustong pag-usapan pa natin, gusto nyo matutunan, so i-comment nyo lang at pag may oras tayo, sasagutin natin yan. Bali mga bro, ang isusunod natin dito ng video para kompleto, yung 6-pin naman. 6-pin na CDI. Tapos pagkatapos ng mga bro, pag-usapan natin kung paano malalaman kung AC or DC na CDI nyo. Ano ba ang mas maganda, AC or DC na CDI? Para meron tayong mga clue mga bro kung ano ang mas the best na gamitin natin. So yun mga bro, maraming salamat sa panunood. Sana huwag kayong magsawang suportahan ang channel natin at marami pa kayong matututunan mga bro. Hindi lang sa motor, sa iba pang mga bagay mga bro. So marami tayong may upload sa awa tulong ng Diyos. Yun, thanks for watching at God bless.